Hello and welcome back to your online lecture series with me, Sir Vince, as your instructor in historical background of criminal investigation. Ngayon, pag-usapan naman natin yung Time of Winchester. So, in Time of Winchester, may batas na naipatupad. Ano ito? Yung Statute of Winchester by, ito itong nakikita nyo, ni King Edward I. So, si King Edward I, naibigay niya to, yung statute na to, yung batas, na napatamaan yung rudimentary criminal justice system. When we say rudimentary, yung basic principles nakuha niya ng criminal justice system. So, ito, yung statutes na to, mga batas na napatupad niya. So, nilagay ko yung mga magagandang points lang, yung 4. So, ito, nagawa niya yung The Watch and Ward Act. Batas na to. Hue and Cry System. Yan. And as well as Parish Constable and Keeping Weapon at Home for Family Security. So, ganito yan. The Watch and Ward Act, ganito ang naging batas niya. Yung watch, sila yung mga panggabi, yung mga law enforcer. So, may mga nagpapatrol tuwing gabi. Tapos, may kasunod silang shift. Yung shift naman is yung morning, yung ward. Yung morning shift yung ward, night shift is yung watch. So, sila, nag-work sila 24/7. So, they are maintaining peace and order and public safety as well. So, ngayon ito, dahil lagi na lang may nag-iikot, nagpapatrol, crime rates went down dito sa kanya. Kasi may mga nahuhuli, marami nahuhuli. Lalo ng mga robberies and theft and petty cases. Yung mga misdemeanor lang, yung mga maliliit, katulad ng ganyan. So, ito naman, yung Hue and Cry System, which I may add pala na nagamit din nung time ni Alfred the Great. Ito nga yun, yung social control, yung si kapitbahay mo is responsible ka. So, sa Hue and Cry System, ganito yan. Yung isa, sabi natin si kapitbahay, si bahay ni A, sisigaw na, magnanakaw! Yan. Si B ngayon, kailangan mag-respond. Kasi may responsibilidad ka sa kapitbahay mo. Natulungan siya sa, ano yun, sa crime na yun. So kayo, kayo magkakapitbahay ngayon, kailangan kukuyugin yan. Yung mga uso na yan eh, kuyug. So pagka, kuyug, dapat na ibalik sa kanya yung nainakaw. So yun nga, pag hindi yun nahuli, nakatakas, yung mga kapitbahay ninyo, yan, babayaran. Kailangan magbayad ng mga nawala dun kay sa bahay ni A. So, there, the Hue and Cry System, nung Statute of Winchester. So, nakita rin pala sa Hue and Cry System, mga ano na rin yan, citizen's arrest, pasok na yan dyan. Parish Constable, ito, medyo nakakatuwa siya. The Parish Constable kasi is day-to-day maintenance siya sa simbahan, sa church. So, siya, technically, mga tradesman lang yan, tsaka farmer, na nagtatrabaho sa church. Tapos, meron din sila, gagawin na nila lahat ng gawain sa simbahan, tagapagpatupad pa rin sila ng batas. So, part-time tagapagpatupad sila ng batas. So, double job. So, yun na nga, nagkabi natin, nagpapakain na sila ng mga livestock dyan sa malapit sa parish, sa church. Then at the same time, pag kami nakita sila na nag-violate ng laws, pwede rin nilang hulihin yun. So, sila yung parang nakita ko na pinakaunang may part-time job ang mga parish constable, di ba? Full-time na sila nag-aayos sa simbahan, part-time pa silang tagapagpatupad ng batas. Okay, so that's the Time of Winchester. Next, let's talk about here. Yan, so tatlo. Tatatloy na natin kaagad kasi at the same time, magandang usapan sila eh. Let's start with 1720s England kay Jonathan Wild. Si Jonathan Wild, ganito yan ha. Si Jonathan Wild, naging master criminal, effective na criminal investigator. Ayan na nakalagay dyan. Ba't kaya siya naging master, no? Sabihin mo, salamat master. Hindi, joke lang. Kasi ganito yan. Yung biography ni Jonathan Wild, nakulong siya dahil sa utang. Ganyan. So ngayon, nung nakulong siya, he was put into jail, syempre. And nagkaroon siya ng mga contact sa underworld. Nung natuto siya doon sa mga underworld, nakakuha siya ng network, mga kakosa, nalaman niya na. Ngayon, kung paano gumagana itong mga to, mga magnanakaw na ganito. So, yan.
pagka ano, nakalaya na siya, si paring Jonathan, he ngayon ang naging superhero na bigla kang sisingilin. Parang siya ang unang Mang Jose. Kasi huhulihin niya kung sino nagnakaw sa'yo, pero may bayad. Yun nga eh, tip catcher nga siya kung tawagin eh. Diba? Superhero na inaarkila din siya. So yan, pagka nabalik na, bayad ka. The thief catcher. So yan, si Jonathan Wild, una nakadiskubre ng mga underworld or grapevine ng mga ano, information. Next is yung 1750s at 1753. So hindi sila magkapatid, step ano lang sila eh, parang half brothers lang. So let's start with Henry Fielding. Si Henry Fielding, ito yan, kailangan nyo na sila makilala ang dalawa. Keep in mind sa kanila ang Bow Street Runners. Si Henry Fielding, or mas kilala bilang Judge Henry Fielding, hari, ano siya, justice siya sa isang mahistrado. So, meron din silang magistrate per lugar. Tapos si Judge Henry Fielding, napansin niya nung panahon niya na tumataas yung crime rate. Niya. Tapos ang dami pa mga unlawful arrest, di ba? Mali yung huli minsan. Tapos mataas na yung corruption. So dati pa lang problema na yung corruption na yan. Ito ngayon si Henry Fielding, sabi niya, ah, ganito na lang, gagawa na lang ang sarili kong grupo, yung may integridad. Then yun, pinanganak na nga ang Bow Street Runners. Tapos yung Bow Street Runners na yon is may Bow Street Court na pinamumunuan niya. Isipin mo yung Bow Street Runners, yung mga investigador mo, law enforcers, yung tagapaghuli. Bow Street Court ay nang maghihearing sa'yo. Sila magta-try, magta-trial, magdi-decision kung ano ang punishment sa'yo. So there, nung nagawa yung Bow Street Runners, yung grupo nila, kasi may mga highly qualified investigator na sila. Tapos sila, may grupo din sila na mga matatalino na mga maestrado, mga justices. So there, nagtuloy-tuloy yung activities ng Bow Street Runners. So maganda siya eh. Magandang simula. So meron na silang, sabi natin, hanggang trial. Diba? Pinaka-kompleto na yan na justice system na gawa si Henry Fielding. So nung namatay si Henry Fielding, hindi pa siya kaagad napalitan eh ni John Fielding. So si John Fielding nag-rise from the ranks pa. So nagtrabaho siya na mabuti, nagtrabaho hanggang sa maging judge din siya. So si John Fielding, yan, nakikita nyo, is blind. Pero hindi siya pinanganak na bulag. Nung 19, nagka-accident, saka siya na bulag. Ang nakakatuwa naman dito kay, ano, kay John Fielding, siya yung nagpasikat na mismo ng Bow Street Runners. Siya na nagpa-umusad, siya na nagpa-lago. Kasi parang business din yan eh. Yung Bow Street Runners kasi dalawa ng source of income. Yung central government nila kasi binabayaran sila, part ng government. Hindi, para din silang private, may business din. Na yung mga tao, babayaran din sila. So yun, di ba? Doble kita. Ngayon si John Fielding, bulag, paano naging ano yan? Malupit. Diba? Kinikilala siya yung blind beak ng Bow Street. So naging blind beak siya kasi sobrang talas naman ng senses niya. Diba? Pagka kinikilala kasi siya na blind beak dahil sa kaya niya makarecognize ng boses. So nakapag-hearing na siya ng mga magnanakaw. And the history itself says 3,000 voices kaya niya ma-identify kung sino yung nagsasalita. So yan, ganun din. Si John Fielding, meron na siyang Bow Street Court na sinabi natin with justice itself kasi pinakikinggan na niya. Una, nagawa niya yung mga informants. Yung informants naman, ito yung mga sabihin natin ng mga nagtitip-tip. Yan, nakapagawa siya ng grupo ng informants. Meron din siya mga wanted notices. Nakakapaglagay na sila kung sino yung mga wanted. Napag-employed na rin siya ng mga raid. Baka may tip galing sa informer. Papasukin. Yan. Sa kanya na rin yung nagsimula. Then, yung mga Bow Street Runners, meron na rin firearms tsaka may handcuffs. Okay? So, yung enforcement dito sa Bow Street Runners is gumanda. Then, sa justice naman, mas pinaganda niya din. Sa kanya na rin, nag-create ng parang court-like setting. Kung saan yung mga tao doon pwedeng pumunta, manunod ng hearing. Then, habang tinatrial doon, may kita mo doon yung examination ng mga suspect, na doon din yung mga ebidensya. So yun, dinidiscuss ni John Fielding yun sa mga public audience. And there you go. Ang ating isa sa mga
nakilala sa historical background of criminal investigation. So, ito, nagsimula talaga kay John Wadd and so on, yung investigation intelligence process yan sa kanila. So, I hope marami kayo natutunan, and for you na hindi kayo masyado madami ng information, I hope to savor it para sa inyo, and thank you very much for your time, and goodbye.